we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw, ito inyong Regional TV News. Hatid namin pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng Pilipinas mula rito sa GMA Cebu Complex. Ako po si Nico Sereno. Abangan pinakahuling update sa mga lugar na apektuhan ng lindol, ihahatid live. Ilang estudyante sa isang sityo sa Pasukin, Ilocos Norte, tumatawid sa dalawang ilog bago makarating sa paaralan. At higit 60 dolphins na mataan sa karagatan ng Pagudpur at Bangi sa Ilocos Norte. Kabuang detalye ng mga balitang yan mamaya. Base sa inisyal na datos na nakuha ng Department of Interior and Local Government sa iba't ibang LGUs at otoridad, apektado sa pagyanig kahapon ang Regions 1, 2 at ang Cordillera Administrative Region, 15 probinsya, 15 syudad, 280 na mga municipalities at 6,757 na mga barangays. May 4 na kataong namatay at 67 kataong nagtamo ng sugat nang maranasan ang magnitude 7 na lindol kahapon ng umaga. Sa report ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. kay Presidente Bongbong Marcos Jr., nakapagtala ng 58 landslides, 31 sa mga ito ay nangyari sa Abra. Ayon naman kay DOST Undersecretary at PVOX OIC Dr. Renato Solidom Jr., major earthquake ang yumanig sa Luzon. Because of the magnitude of the earthquake, we consider it as a major earthquake. Anything greater than 7 is a major earthquake, and we would expect significant effects of this event. Ilang gusali at establishmento sa probinsya ng Abra nasira dahil sa lindol. Nakatutok doon live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Ivy? Nico, sa ngayon marami pa rin evacuees ang nandito sa Banggid Plaza. Sa ngayon, ina-assess na rin ng DSWD ang ilan sa mga naapektuhan ng lindol base sa ibinigay na datos ng DOH para sa kanilang financial assistance. Sa daan pa lang, makikita na ang pinsalang dulot ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Abra. Bumigay ang isang bahagi ng kalsada sa boundary ng San Quintin at Pidigan. Kita ang biyak sa kalsada. Gumuho rin sa bahagi ng bundok. May mga bahagi rin na kalsada na umangat. Naglagay na ng warning signs ang DPWH. Sa Banggid Plaza, nasa 200 individual ang nag-evacuate. Natakot pa rin umanong umuwi dahil sa pangamba ng aftershocks. Ayon sa alkalde ng Banggid Abra, 3 bahay ang totally damaged, 36 ang partially damaged, habang isa ang casualty, isang 23 anyos na babae na umano'y tinamaan ng gumuhong bahagi ng kanilang bahay. Nasa 8 government facility ang nasira, 7 commercial buildings, 3 rin ang naitalang napinsala na tulay at kalsada.
Wala tayong pagkain kasi all the establishment are closed. Ang binibigay na lang sa amin sa kanila kasi yun ang available na pwede namin nakuha are biscuits and water na. Inutos ng alkalde na lumabas lahat sa mga gusali maging sa mga establishmento. Isinara na rin ang ilang kakalsadahan para makontrol ang pumapasok sa sentro ng bayan. Problema umano ang pagkain sa mga evacuee ayon sa alkalde. Ipinagutos na rin na kontrolin ang gasolina. As of now, nag-hoarding yung mga pagkain mga tao Kaya pinaklose namin mga establishment muna. Kasi nag-hoarding na sila. Pati gasolina, pina-control namin para baka matagalan tayo na mawalan tayo ng supply of the gasoline. Nico, sa tala ng FIVOX, umabot na sa higit 150 aftershocks ang naramdaman dito sa Abra. As of 10 p.m. kagabi, sa datos ng PDRRMO, umakyat na sa 124 ang naitalang nasugatan sa lindol at isa ang nasawi na taga-Banggid Abra na 23 anyos na babae. Apat na tulay ang napaulat na napinsala. Nasa 88 naman ang partially damaged na government facilities at gusali. Nasa 5,215 naman ang nasirang bahay. 59 dito ang totally damaged. 7 naman ang partially damaged sa mga commercial building. 12 naman ang naitalang major landslide, habang 21 ang minor landslide. Dahil dito umabot na sa 7 ang isolated municipalities. Higit 1,200 naman ang kinailangang ilikas na pamilya. Mag-aating gabi na kagabi ng sunod-sunod pa rin ang mga evacuees na dumarating dito sa Banggid Plaza. Sa ngayon, Nico, nakabang lahat sa pagdating ni President Bongbong Marcos dito sa Banggid Plaza. Sa huling impormasyon na nakuha natin kanina, lumapag siya sa Camp Juan Villamor ng Police Provincial Office. Sa ngayon, sa huling impormasyon natin, nagtungo na ang Pangulo sa Provincial Hospital kung nasaan higit 80 ang mga inilabas na mga pasyente mula sa mga pasilidad dahil sa mga pinsalang tinamon nito mula sa lindol. Nasa 18 ang earthquake victims at 3 ang severely injured ang itinakbo dito pagkatapos tumama ang magnitude 7 na lindol. Ito muna ang latest dito, Nico. Ivy, kumusta ang sitwasyon sa mga evacuation centers? Nananatili pa ba ang mga residente dyan? Nico, nandito pa rin ang mga evacuees sa kanilang mga modular tent. Marami pa ang mga evacuees kung tutuusin, pero binigyan muna sila ng pansamantalang tolda na masisilungan sa labas ng kanilang mga bahay. Ayon sa mga otoridad, marami pa silang sinusundo mula dun sa mga areas na talagang lubhang naapektuhan ng kanilang mga tahanan. Sa ngayon, pagkain at tubig ang kailangan ng mga evacuees dito at matutulugan. Nico? Ivy, kumusta ang sitwasyon dyan? Maya't maya pa ba yung mga aftershocks na nararanasan nyo? Alam mo, Nico, hanggang madaling araw, halos di na rin kami nakatulog dahil sa mga sunod-sunod na aftershocks. Hanggang kaninang umaga, meron pa rin mga nararamdamang aftershocks. Merong malalakas, merong mahihina, kaya hindi na rin mawala sa mga residente yung kaba, kaya karamihan sa mga tao dito ay nasa labas pa rin ng mga establishmento at sa kanilang mga tahanan. Nico? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ivy Hernando. Samantala, 2 tao sa Benguet patay dahil sa nangyaring lindol. Nakatutok naman doon live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Jasmine? Nico, alam mo, simula alas 12 kaninang hating gabi hanggang alas 5 ng madaling araw ay nakaranas pa ng 3 aftershocks. Dito yan sa probinsya ng Benguet. Base yan sa monitoring ng PDRRMO Benguet. Kagabi, mga 7 o'clock ay pansamantalang inihinto yung clearing operation. Pero alas 6 kaninang umaga ay nagsimula na o ipinagpatuloy na yung clearing operation sa iba't ibang bahagi nga ng probinsya ng Benguet. As of 6 a.m., ayon sa Benguet PDRRMO, possible na ang lahat ng kalsada
kalsada papasok sa lungsod ng Baguio at maging sa probinsya ng Benguet. Maging ang Cannon Road ay open na rin sa mga motorista, pero yung iba sa mga major roads ay one lane passable lamang since ongoing nga yung isinasagawa na clearing operations ng DPWH. Sa data na ating nakuha sa PDRRM o Benguet, 41 families lahat ang affected nga ng lindol na naganap kahapon. Nasa evacuation centers pa lahat ng 41 families na yan dahil yung kanilang mga kabahayan ay talagang nasira ng nangyaring pagyanig o di kaya ay yung paglindol. 5 bayan yung affected sa Benguet. Yan yung mga bayan ng Kapangan, Atok, Kabayan, Mankayan at bayan nga ng Tuba. May ipinapatupad ngayon ng provincial government ng Benguet na kung hindi pa na-assess ng municipal engineering o di kaya ay ng provincial engineering, yung mga bahay ay possible na hindi pa pwedeng hindi pa papayagan na makabalik yung mga residente sa kanilang mga bahay. Samantala, alamin natin ibang kaganapan sa Benguet sa ulat na ito. Naramdaman din ng matinding pagyanig sa Baguio City at lalawigan ng Benguet. Makikita sa video na ito, nakuha ng netizen na nahulog na sa sahiga mga paninda ng mga negosyante. Sa isa pang video, makikita ang paglabas ng mga tao sa isang gusali. Naglabasan ang mga residente sa kalsada. Sinuspindi ang pasok sa mga pampubliko at pribadong tanggapan maging sa mga eskwelahan. Nagsagawa agad ng inspeksyon sa mga gusali sa syudad ng Baguio. Ilang insidente rin ng landslide ang naitala sa mga bayan ng Kabayan, Kibungan, Itogon, Kapangan at Bakun sa Benguet. Sa paunang tala ng OCD car, 2 na italang namatay sa Benguet dahil sa lindol, isang construction worker na natabunan ng bahay sa La Trinidad at isang lalaki naman na nadaganan ng bato sa Tuba. Oh, natabunan daw siya ng bato sa kalsada. Yung isang ginagawang building ay nag-collapse and apparently na na-hit siya, no? Nung bumagsak yung building. Sugatan din ng ilang katao sa mga bayan ng Bakun at Kibungan. 4 na katao rin ang sugatan sa Mountain Province. Merong 3 tayong kabataan at saka isa yung guardian na habang ongoing yung vacation Bible school nila sa isang chapel. Nag-collapse yung slide yung side ng wall nila kaya nag-cause ito ng injury dun sa mga bata. But fortunately, nadala naman sila sa hospital. Tuloy-tuloy ang clearing operation ng otoridad sa mga probinsya sa Cordillera. Nico, sa ngayon 3 bayan ang wala pa ring supply ng kuryente. Yan ang mga bayan ng Bokod, Kabayan at Mankayan. Pero ayon sa PDRRM o Benguet, ay possible na within the day ay maibalik nga yung supply ng kuryente since possible naman na yung mga major roads. Samantala, ay nag-resume na rin ang government at private offices sa Baguio City at maging sa probinsya ng Benguet. Yan muna mga pinakahuling kaganapan dito. Balik sa iyo, Nico. Alright, maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, ilang estudyante sa isang sityo sa Pasukin, Ilocos Norte, tumatawid sa 2 ilog bago makarating sa paaralan. Alamin natin nagkabuang detalye sa report ni Tere Sundayon ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Ilang mag-aaral at estudyante na nakatira sa isang sityo sa Barangay Pragata, Pasukin, Ilocos Norte ang nangangamba sa nalalapit na pasukan. 2 ilog kasi ang kanilang tatawirin para makapasok sa paaralan. Una silang tatawid sa tulay na gawa sa kahoy. Sa 2 ilog, tatawid sila sa mahabang hanging bridge. Kapag malaki yung ilog, sir, hindi makapapasok sa schools. Ayon sa magulang, kung mataas ang level ng ilog ay hindi na makalalabas ang mga residente, kaya hindi na rin nakapapasok sa paaralan ang mga bata. Talagang malaki na yung ilog, sir. Excuse na sila, sir. Mm-hmm. Hindi na sila papasok kasi ganito nga yung ilog namin. Batid ng mga opisyal ng barangay ang problema. May mga balsa raw ang barangay na gagamitin kung kinakailangan. Dati, di ko, ma'am, na-perdi. Ito dati ang hanging bridge na eh. Mm-hmm. May tatan, ma'am. Yung plaster da. May atmat, dito, dalanin, ma'am. Na tatamot hanging bridge na. Ayon naman sa Ilocos Norte Schools Division Office. Titignan po namin kung paano po namin matutulungan para maibsan po yung paghihirap ng mga mag-aaral na bumiyahe pa po ng ganun kahaba mula sa kanilang tahanan papunta po doon sa poblasyon. Ako si Teres Sundayon para sa GMA Regional TV. Isang mangingisda patay matapos tamaan ng kidlat habang nangingisda sa karagatang sakop ng Masbate City. Si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye.
Hindi na naisalba pa ang buhay ng 23 anyos na si Jeboy Bartulay matapos itong tamaan ng kidlat habang nangingisda sa karagatang sakop ng Masbate City. Ayon sa tiyuhin ng biktima na si Larry Sherto, napansin niya na meron pa itong ilaw kung kaya nilapitan niya ito ngunit wala na ang kanyang pamangkin. Napupulupitan ng nylon at may tama sa muka hanggang sa dibdib ang biktima. Alam ko siya, wala namang tao sa bangka. Yung ya, mga gamit doon sa bangka niya, pinanghila ko lahat. Yung soli kong hinila, doon pala siya nakalagay. Pinaniniwala ang tinamaan ito ng kidlat habang nangingisda. Ano, may nagsabi daw po na inatake, pero pagdating, ganyan na po, ano niya. Nabatid na kinagabihan bago matagpuan ang katawan ng biktima. Nakaranas ang lugar ng malakas na pagkulog at pagkidlat kung saan ilang appliances ng mga residente ang nasira. Patay ang 60 anyos na si Bernardo Tapia matapos tamaan ang kidlat sa Purukdalia, Barangay Puey, Sagay City, Negros Occidental. Ayon sa Sagay City Police, sumilong sa isang waiting shed ang biktima kasama ang 5 pang katao habang naghihintay na huminto ang pag-ulan ay bigla na lamang kumidlat. Maliban sa senior citizen, tinamaan din ang kidlat ang 17 anyos na lalaki. Patuloy itong ginagamot sa ospital. Samantala, patay rin ang 53 anyos na si Ricarte de Gala matapos makuryente sa Barangay Pandan, Pontevedra, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nangunguha ng palakas sa palayan ng biktima ng aksidente nitong mahawakan ng live wire na nakakonekta sa water pump ng isang bahay. Napag-alaman na nagtatrabaho sa palayan ng biktima. Ayon pa sa pulisya, plano ng may-ari ng palayan na magbigay ng tulong sa pamilya ng biktima. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Umani ng mga positibong reaksyon at paghanga sa social media ang isang lalaki sa Camarines Norte dahil sa galing nito sa pag-drawing. Sa unang tingin kasi, at kung hindi mo sisiyasating mabuti, aakalain mong orihinal na larawan ang mga obrang ito. Gawa ito ng 28 anyos na si Ariel Villanueva mula sa Barangay San Pedro sa bayan ng Santa Elena. Halos 6 na taon na niya itong ginagawa gamit lamang ang graphite pencil. Sa ngayon, mas nakilala pa ang likhang sining ni Ariel, hindi lamang sa kanyang probinsya, ngunit maging sa iba pang bahagi ng Pilipinas at ibang bansa. Nahirapan po ako pero hindi ko po naisipan na tumigil. Kasi parang kahit mahirap po yung process, kapag gusto ko naman yung nagiging resulta, ayun, yun yung nagiging motivation ko na basta gusto ko yung resulta, okay. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Limang pinaniniwala ang illegal recruiters arestado ng NBI sa Bacolod City. Mga biktima na ni-recruit umano papuntang Japan at Australia dumulog sa tanggapan ng NBI. Si Adrian Prietos na GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatuto. Sa placement fee na 50,000 pesos at sa pangako na sa loob ng 3 buwan lang ay makakapagtrabaho sa Japan, ibinenta ni Francine Pascual ang kanilang kalabaw at nangutang pa upang maipambayad sa CAS A and SMV Management Consultancy Services. Nakumbinsi siya na mag-apply dahil sa mabilis daw na deployment abroad kaya hindi na siya nagdalawang isip na makipagtransaksyon sa umano'y recruiter. Confirm na kami nga makawara. Sa sulod na isang 3 days, dapat makabayad kami sa 50,000. Dali-dali mo kami bayad sa kwarta eh. Ako, gibaligay ako, karabaw ko para lang makabayad sila. Tapos nangutang, pagid ko para idugang. Si Elias Nening naman, inubos ang savings at nagsanla pa ng alahas upang may pambayad sa recruiter. Mga kabalan, inyo na nakuha nyo ng inyong premium. Sina Francine at Neneng ay dalawa lang sa halos 100 biktima ng consultancy firm matapos silang humingi ng tulong sa NBI. Marami ang nainganyo sa pangako na pagkatapos magbayad ay 3 buwan lang ang hihintayin upang makapagtrabaho abroad. Sa imbestigasyon ng NBI, napag-alaman na walang lisensya mula sa POEA ang CAS A and SMV. Eksklusibong sumama ang GMA Regional TV sa intrepid operation ng NBI upang matimbog ang mga hinihinalang illegal recruiter sa Bacolod City. Hindi na nakapalagpas sa otoridad ang mga main operator na sina Sandy Ahena at Maricar Bangkale, kasama din sa mga nahuli ang makasamahan nila na sina Richard Hiponia,
Maria Teresa Aragon at Arlene Alunday. So far, sa based on our investigation, wala naman silang napaalis. Kinasuwa na sa paglabag ng RAA 042 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Welfare Act ang mga suspect. Pero depensa nila, hindi daw sila tumatanggap ng pera. Wala kaming gabaton, kwarta. Wala kaming gabaton, sila gabayad. Sir, hindi po nila binabayad yan sa amin. Actually, doon nila binabayad mismo, doon kung sino yung nagpapaalis sa kanila. Yung employer po nila. Doon po sila mismo nagbabayad sa manpower agency na kung sino yung magpapaalis sa kanila. Hindi po kami ang in charge doon. Eh ma'am, based sa POEA, wala namang bayad dapat to Shelley in Japan? Doon, lawyer na lang po magpapaliwanag niyan sa amin. Sa ngayon, marami pang dumudulog sa tanggapan ng MBI. Maliban sa mga taga-probinsya ng Negros Occidental, may mga taga-ibang lugar pa at abroad na nabiktima rin umano ng mga umano'y illegal recruiter. Ako si Eden Prietos para sa GMA Regional TV. Higit 60 dolphins na mataan sa karagatan ng Pagudpur at Bangi sa Ilocos Norte. Narito ang report. Nasilayan sa maghiwalay na bahagi ng karagatan sa Bangi at Pagudpud, Ilocos Norte, ang mahigit 60 na dolphin. Ayon sa isang mangingisda sa Bangi, hindi raw ito ang unang pagkakataon na may mga dolphin na napadpad sa lugar. Ngunit nagulat daw sila sa dami ng mga ito. Fishing po kami, ma'am. Akala namin po blue marlin. And nilapitan po namin, ma'am. And then nalaman namin, ma'am, na ayun po, dolphin pala. Ayun, tapos yung mga ilang seconds lang po sumunod ay at pakita na po yung mga kasama niya. Sinasabayan na po yung bangka namin, ma'am. Naengganyo raw ang mga nakakita dahil tila nakikipaglaro pa ang mga dolphin sa kanila. Pero payo ng otoridad? Yung mga nagbubuting naman, huwag silang masyadong lumapit doon sa mga paglalarong mga marine mammals upang hindi sila ma-disturb. At saka huwag i-avoid nila yung masyadong maingay. Isang dolphin ang natrap sa maputik na bahagi ng baybayin ng Bangkerohan, Legazpi City, Albay. Ayon sa residenteng si Edwin Baina, posibleng inabot ng low tide ang dolphin kung kaya na-stranded ito sa lugar. Sa tulong ng iba pang mga residente, nadala sa malalim na bahagi ng karagatan ang dolphin at tuluyang nakalangoy. Alam umano ng mga residente sa lugar na kasama ang dolphin sa mga endangered species, kung kaya agad nila itong ni-rescue. Sabihin ko, endangered species siya. Although maraming nagsasabi na wag na, sabi ko hindi pwedeng hindi natin yan ibalik kasi endangered species siya. Kailangan natin siya maibalik sa ano. Tapos yung parang makakatuhan kami ng ano, pag ginawa namin yung sinisip nila. Na ano. Kaya sabi ko, ano, dali natin sa malalim na tubig. Ako si Teres Sundayon para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Ilang executives ng GMA Network nakipagpulong sa pamunuan ng Department of Tourism para sa pagsusulong at pagpapaunlad ng industriya ng turismo sa bansa. Naritong report ni CJ Torida ng GMA Regional TV Balitang Amianan. Nagipagpulong sina GMA Films President and Programming Consultant to the Chairman Annette Gozon Valdez at ilan pang opisyal ng GMA Network kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Sabi ni Gozon Valdez, malaki raw ang naitulong ng mga K-drama sa turismo sa South Korea at sana raw ay maging ganun din sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga programa nito, nais ng GMA Network na maipakita ang ganda ng Pilipinas at yaman ng ating kultura para mapasigla palalo ang turismo sa bansa. Sana yung mga dramas mas mapapakita natin yung kagandahan ng Philippines. Not just yung magagandang spots nga as I said, pero pati yung culinary heritage natin, our culture, even the different textiles of various regions, para naman ipagyabang natin yung yaman ng ating culture and heritage.
Kasama rin ang First Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, sa pagpupulong. Ayon kay Amoroso, noon pa ay katuwang na ng GMA Regional TV ang mga lokal na pamahalaan sa pagdiriwang ng iba't ibang kapistahan. GMA Regional TV and Synergy, no, has always been a partner of our LGUs. In fact, through the years, we have been participating in many festivals. So with the new secretary coming in, partnering with GMA for some initiatives and projects that will put us into the next level of a great partnership. No? Very important ang napag-usapan because this now focus on the different regions. We believe that the new frontier now are our provinces. No? Showcasing them will help, no, the local economies, and we will somehow again build that inspiration among all the communities, no, and that will also help at the end, no, in nation building. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV. Balikan natin, mga kapuso, yung issue tungkol sa lindol sa Luzon. Mga heritage sites sa Ilocos Sur hindi nakaligtas dahil sa lakas ng lindol. Nakatutok doon live si Tere Sundayon ng GMA Regional TV, Balitang Amianan. Tere? Nico, nakaranas ulit ang probinsya ng Ilocos Sur ng magnitude 5.1 na lindol kaninang 2:43 ng madaling araw. Sumentro ang lindol sa Abra, pero naramdaman ang malakas na pagyanig sa Ilocos Sur. Ilang imprastruktura ang nasira, kabilang na ang Vigan Cathedral. Nasira rin ang ilang century houses sa Vigan at nabagsakan pa ang ilang sasakyan. Maraming kalsada sa heritage site ang isinara dahil sa mga nagbagsakan na bricks. Nasira rin ang dinarayong Bantay Watchtower ng St. Augustine Church. May ilang turista ang nasugatan dahil sa pagguho ng ilang bahagi ng tower na agad namang nabigyan ng lunas. Sa coastal area ng Santa Catalina, higit isang metro umano agad ang ibinaba ng tubig sa dagat matapos maramdaman ang lindol, kaya agad nang pinalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira sa malapit. Sa takot, nag-iyakan ang mga pinalikas. May mga matatanda at PWD na inalalayan na. Ginamit na rin ang sasakyan ng PNP sa paglilikas. Nagsilabasan sa kalsada ang mga tao na kanya-kanyang buhat ang kanilang mga gamit. Pinalikas din ang mga nasa coastal area ng Kawayan. Samantalang isinara ang pamosong Calle Crisologo sa Vigan City, Ilocos Sur dahil sa pinsala ng lindol. Ilang daanan din ang pansamantalang isinara. Ang temporarily closed ay dito sa may Calle Crisologo. Tapos hindi rin pwedeng pumasok sa St. Paul Cathedral. Isinara rin ang ilang establishmento, pati ang Vigan City Hall. Walang makikitang kalesa at mga tricycle na nakaparada sa lungsod. Naka-alerto sa harap ng City Hall ang mga kawanin ng CDRRMO. Patuloy ang assessment ng Provincial Tourism Office sa mga tourist spots at ilan pang napinsala ng lindol. Sa mga turista po natin na balak na bumisita sa Vigan, pasensya po dahil wala naman po may gusto sa pangyayaring ito. Pero we will try the best we can para mas mapabilis po yung rehabilitasyon at pag-check po at pag-assess para mas sigurado po natin yung security ninyo pagpunta nyo po dito sa aming lugar. Nico, kahapon pinabalik na sa mga coastal area sa kani-kanilang mga bahay ang mga residente. Ngunit kagabi rin, binalik ulit sila sa mga evacuation center dahil ang mga residente nga ay nangangamba pa rin sa bantal ng tsunami. Ngunit ayon naman sa PVOX, kahit na sinabi nila na wala ng threat ang tsunami sa probinsya, ay syempre hindi pa rin ito maiwasan ng mga residente. At ayon pa sa PVOX, kailangan pa rin mag-ingat dahil nga sa banta pa rin ng aftershocks ng lindol. Nico? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Tere Sundayon mula sa Vigan City sa Ilocos Sur. Sa mga oras ito, nagpapatuloy ang situational briefing ni Pangulong Bongbong Marcos sa probinsya ng Abra na isa sa pinakamatinding natamaan ng magnitude 7 na lindol kahapon. Para sa pinakahuling mga updates, abangan dito sa GMA
Regional TV at GMA News. Kapuso, mapapanood pong episode ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com, at pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. I-click ang subscribe button para sa pinakamainit na mga balita mula sa mga rehiyon. Nais po naming pasalamatan, makapuso natin, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging makapuso abroad dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan po ang pinakmalakit pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.